kinakabahan ako. Kasi nakaka-overwhelm dito sa Japan, guys. Nabaguhan. Overwhelmed talaga, guys. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala dito na kami sa Japan. Hey guys, it's me, Doc Sammy, and welcome to my channel. It's another travel video para sa inyo kasi today, guys, isasama namin kayo sa aming travel today, which is pupuntahan natin ang Japan. So by the way, yung entry natin ay yung Osaka and yung exit natin ay Tokyo. So 7 days tayong gagala dun, guys. So it's 8:30 a.m. in the morning, Sunday ngayon, and nandito na kami sa airport para mag-check-in. Ang habulin nating flight ay 1:55 p.m. going to Osaka. So isasama namin kayo sa aming 7 days trip to Japan, guys. And as usual, isasama ko din kayo sa aming airport process today, from pre-departure, immigration, arrival sa Osaka, and also yung pag-travel from airport going to our hotel in Osaka. So by the way, pansin nyo guys, medyo talagang sabog yung mukha ko ngayon and yung boses ko. Kahapon kasi kagagaling namin ng concert ni Bruno Mars and madaling araw na kaming nakauwi. So talagang wala kaming sakong tulog and ubos na yung boses ko, guys. So pagpasensya niya kung medyo pause ako for this vlog kasi talagang solid yung concert ni Bruno Mars yesterday. So guys, magche-check-in na tayo, and for the check-in process, guys, ito yung mga kailangan nyong ihanda. Make sure na ready na yung valid passport nyo, yung visa nyo din for the Japan. Dapat nakapag-fill up na kayo ng e-departure and may QR code na kayo. And also make sure na nakapagbayad na din kayo ng Philippine Travel Tax, which is around 1,620 pesos. So if ready na kayo, guys, tara na at mag-check-in na tayo and mag-bag drop na din. For Osaka po. Osaka. Sa dulo. Okay, thank you. Wow, ngayon na very systematic yung ano nila. Tingnan nyo, yung check-in nila. Yan, so dito tayo sa E24 kasi dito daw yung check-in counter ng ayan, Osaka A2E. Parang nanibago ako, guys, kasi hindi ganito yung dati, which is good kasi nag-improve sila. So yan, guys, tapos na kaming mag check-in and sobrang dali lang ng process dun, guys, sa check-in. Very smooth today since Sunday and maaga pa din, so hindi gaano ka-congested yung airport, so okay yung process. So let's go to the immigration, guys. So now for the immigration, guys, ito yung pinaka-exciting na part. Kasi kailangan mong maghanda ng mga requirements. So make sure na ready na yung passport, yung hotel booking nyo, yung round trip airfare ticket, mga vouchers na nabook nyo sa Klook. And also, meron na silang bago ngayon yung e-departure na dapat nakapag-fill up na kayo online. So again, dati papel siya, guys, pero ngayon pwede nyo na siyang fill upan before ng iyong travel sa kanilang website, guys. So that's the basic requirements, guys, but make sure na ihanda nyo din yung ibang requirements na mag-prove kung ano yung source of income nyo. Like for example, if you're a businessman like me, nag-ready na ako ng DTI, business permit, even BIR dinala ko. Although hindi naman siya nahanap sa akin, every time nagta-travel, mas okay pa din na ready tayo if in case hanapin ng immigration officer. Also, if you are a employee, make sure din nadala niyo na yung certificate of employment nyo, yung company ID nyo, yung approved leave form nyo, para alam nila kung saan talaga kayo nagtatrabaho dito sa Pilipinas. So guys, if you're a housewife or student, iba din yung requirements nyo. Kailangan nyo ng affidavit of support kung sino yung nag-sponsor ng travel nyo. And if also you're a government employee, make sure na meron din kayo travel order talaga. Kasi yan yung basic na hinahanap if you're a government employee, diba? So ito, guys, ready na tayo and let's go to the immigration. Tara! Ito, nag-aantay na yung asawa ko. Tagal ko daw. So far, hindi naman ganun karami yung mga tao sa loob ng immigration, guys. So, let's see, guys, after namin sa immigration process. A few moments later.
Yo guys, we passed the immigration and it's official, we are going to Japan! I'm so excited! So, by the way guys, sobrang dali lang ng process kanina from check-in to immigration. 8:30 tayo nag-start guys, no? And now it's 9:15 AM. So wala pang 1 hour, tapos na tayo sa check-in and immigration. Sobrang dali lang ngayon. And sobrang systematic ngayon guys. So ito, hanap tayo ng makakainan kasi wala pa kaming breakfast. 9 AM na guys. So kakain tayo, hanap lang tayo. Hey guys, I'm back. And tapos na kami kumain and mag-relax. So it's around 11:30 AM na and we're still waiting for our boarding time. So mga 1 PM pa naman ang aming boarding. So we still have time. So eto na nga guys, i-discuss natin kung ano ba yung nangyari kanina sa immigration process. So for the immigration process guys, yung binigay ko lang ay yung passport ko at saka yung boarding ticket ko. Tapos ito yung mga questions na tinanong sa akin ng immigration officer. So unang tinanong ay kung saan yung destination, and then ilang araw, kailan yung balik, sinong kasama, and tinanong din ako kung employed ba ako, pero sinabi ko self-employed. Wala naman siyang ibang hiningin documents or iba pang tinanong sa akin, yun lang. Tapos after nun, tatak na. Even yung e-departure na finilapan natin, hindi na din siya hinanap ng immigration. So smooth and madali lang talaga kanina. So ano ba yung mga requirements na hiniready naman for traveling to Japan? So madali lang din yung requirements guys. If you're going to Japan, you just have to go to Visit Japan web and mag-fill out ng mga information doon. And ilalagay ko yung link sa baba ng Visit Japan web. So doon guys, kukuha kayo ng dalawang QR code, which is yung custom declaration and yung immigration na QR code. So sa Visit Japan web guys, gagawa ka ng account and doon mo ilalagay yung information or details ng trip mo. So after mong ma-fill up yun guys, mag-generate ka ng dalawang QR code, which is yung immigration QR code and yung customs declaration na QR code. So yan na lang din yung ipapakita mo sa immigration at customs pagdating mo ng Japan. Guys, yung sa araw pala, yan yung dalawang QR code na dapat meron kayo. Isang immigration clearance QR code and isang customs declaration na QR code. Madali lang siyang makuha guys, basta may account na kayo ng Visit Japan web. So since maaga pa guys, balikan ko kayo later guys, pag boarding time na. So this is our first time in Japan and excited talaga ako pumunta doon guys. This is our dream destination and today finally, let's see. So time check guys, it's 12:45 na. And from gate 113, nilipat kami ng gate 101. So sobrang layo nun guys kasi magkabilaan sila. So let's go! Eto guys, boarding na kami. Pinapauna lang yung mga senior. Pero in a while, boarding na din kami. By the way, 1:55 PM yung flight namin. So let's go! So by the way, I forgot to mention, kumuha pala kami ng travel insurance. So we got our travel insurance from GCash. So affiliated dyan ng Standard Insurance guys. So it's around 600 pesos each lang yung nabayaran namin. So it's not necessary, but it's highly recommend. Kasi para safe and secure din yung travel. Yun guys, boarding na talaga. With you. This is Sunshine A2A bound for a family. Local time now is 18 minutes past the hour of 8 in the evening. There is an hour time difference. Finally, we are here at Osaka.
Welcome to Kansai Airport. Let's go. So finally guys, we arrived here at Kansai Airport. It's official, a welcome to Japan. So again, Kansai Airport is located in Osaka and ito yung entry point natin here in Japan. So guys, pagdaan sa immigration, you just have to present your QR code and then scan nila yung passport mo, fingerprints, and then picture. And after that, diretso na sa pag-pick up ng mga luggage. After picking your luggage, diretso ka na sa customs and present your QR code. And then, tapos na. A few moments later. Nakalabas na kami. Tapos na kami dun sa loob, sa immigration, sa customs. And dito na kami sa may labas ng arrival. And eto, marami tayong gagawin. Like, for example, kukuha tayo ng mga ticket na nabook natin sa Klook, and also magbibidro tayo ng money. So by the way, pag wala pa kayong mga SIM card or wifi, dito may rental. Ayan. Ito yung problema guys, hindi natin alam kung anong gagawin, di ba? So tingin na lang tayo dito sa my direction. Ayan. Tapos railways. First, sa second floor yung railways. So, since wala naman kaming binook dito na wifi, punta na lang tayo sa taas. Ano yung kinakabahan ako? Kasi nakaka-overwhelm dito sa Japan, guys. Excited na excited ako. Tapos wala akong idea nung gagawin, diba? So, tara, let's go. Ito talaga yung bardagulan na part after ng arrival, guys. So, ayan, napuntahan natin itong cash dispenser, ATM machine. Charot. Yan. And kano ba yun? Diyan kami nag-withdraw guys. Ito, pakyat na kami ng second floor. Yan. So, nakaka-overwhelm today's ganap guys. So, we're finally here, official in Osaka. And we are going to explore this place. Yes. So now guys, we are done with the immigration process. And also the custom process. Ngayon, bardagulan na naman tayo sa train station, guys. Kasi from here to Osaka International Airport, also known as KIX, K-I-X, we're going to ride a train going to Namba Station. Kasi dun yung hotel namin. Actually, hindi siya exactly sa Namba. Sa may Shinsaibashi siya. And wala akong masyadong nabook na sa Klook aside from the Osaka Amazing Pass and the Nankai Rapid Train. Yun lang yung dapat i-claim natin today. Pero yung Osaka Amazing Pass, sarado na siya kasi hanggang 7 PM lang pala. So, sa ibang station na lang natin siya pipick upin. And ito guys, naglalakad na kami papunta sa may Nankai. And di namin alam. So, mag-follow na lang tayo ng mga direction. So, first time namin dito. Ito siya guys, oh. So, merong GR ticket office dito. And ito yung Nankai. Nankai yung sasakyan natin, guys. Yan, so, kiklaim natin yung ating ticket here. Ito yung time na available, guys. For Namba. So, dito kami. Last is 10:32. Thank you. Wala ka balo diri, day. Nara ako na po. Naon, dayo. Tapos magawa siya diri. Tapi ko scan. Sorry. So yun na nga, 10:05 pa naman. So we have 20 minutes to go down. Yan. So nakakaloka guys. Munta nga. Kasi hindi namin alam. Pero maaga pala kami. So pagbaba namin, kakarating lang ng train. So parang nahiya kami sumakay kasi walang tao. Yan. So if early ka, pwede kang umupo. Kasi nalilito talaga kami. Naka-culture shock na ako, guys. So, eto, may seat number. Tapos, sa loob, wala namang seat number. Ayan. Ewan ko, guys. Pero ito yung sasakyan namin, no. For Osaka to Namba. Ayan, pumasok na ako, guys. Ito yung pera nila, guys, oh. Ayan. Parang papel. Yes, nakaalis na yung train. And it's around, 9:57 pa. So, dapat 10:05 yung alis. Kaya, so, dapat talaga magmadali dito, guys. Kasi baka maiwan ang train. Especially kung yung ticket ng train mo ay, may time talaga. So, yan. Let's go!
Mardagula na naman. Welcome to Namba Station. Update, 10:45 PM na. And dito na kami sa may Namba Station. And alam nyo guys, wala talagang aesthetic yung vlog ko ngayon guys. Sobrang hungered din ako. Red line pa. Diyos ko guys. Kakaloka. Saan kaya bibili dito ng ano? Nang IC card. Hi, excuse me. Where can we buy IC card? Yep. Huh? Pink. Okay, thank you. Okay. Hi, guru. English. Ah, sige. Ako sa office dito. Nana, English. And then, I coca. Masarap ito. Okay. Mana tayo iCoca. Hindi kami bumili ng card, guys, oh. iCoca. Oh, pink na vending machine yung gagamitin nyo. Meron na kaming iCoca. So, yung mga direction nila, nasa sahig pala. Ayan, Middle Suji line tayo, guys. Paubos na. Hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Saan ba yung Middle Suji line dito? Subway and Kenpetsu line. So, ayan, guys. We decided na maglakad na lang. Kasi naloka kami dun sa loob. Hindi namin mahanap yung Middle Suji line. Oh, first. So, ayan, siya yung naghahawak ng phone. Since hindi ako magaling sa, ano, sa mga direction. Oh. Welcome to Japan. And this is our first day na mawala. Maglalakad na lang kami going to our hotel, guys. And gutom na ako. So, wala pa kaming dinner. And 11 PM na dito. Good luck sa amin talaga. So, let's go. Uy, guys. Diyan kami lumabas, guys. O, tapos tumawid lang kami dito. Ayan. Tapos yan yung husband ko. Siya yung naghahawak ng phone. And welcome to Japan! This is our first night here. Yes, I'm so overwhelmed talaga, guys. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala dito na kami sa Japan. Yay! Okay nang magutom. Tsaka walang pahinga. Basta andito na kami. And nawala kami, guys. So, good luck. So, yan, guys. Oh, tawid kami dyan. Konti lang siya na road. Pero talagang may traffic sign sila. Tsaka kahit walang dumadaan na sasakyan, hindi sila tumatawid. Yan, nag-green na. Pila na lang ka? Minutes pa, boy? Ha? 2 minutes na lang? So, mga 10 to 15 minutes din yung nilakad namin going to our hotel. Finally, we are here. Yan yung hotel namin, guys. Yan. We arrived dito sa Hartton Hotel Shinsaibashi. Ito meron silang cleansing face wash, hairbrush. So ano yung kailangan mo, pwede kang kumuha daw dito. Ayan. Here's our room. Ayan. Let's go. Ayan, maliit lang yung room, guys. Kasi yung price naman niya is mura lang to, guys. So, pagpasok mo, yan yung door. And dito yung lagayan ng mga luggage. Pwede kang mag-hanger dito ng mga damit. And may mirror. Tapos dito na yung toilet. Tapos, eto, pagpasok mo eto, may mirror, phone, TV, yung bed. Ayan.
That's the bed. And also, may saksakan na dito. Ah, ito pala yung switch niya. Yan. Yeah, I like our room. Malinis naman siya. Tsaka yung price niya, guys. Ang mura talaga dito, guys. This is the toilet pala. Ay. So, this is our toilet. May maliit siya na bathtub. Ayan. Tsaka ito yung typical na Japanese toilet. Heated yung bowl nila. Tsaka meron silang dipindot dito. Yan. Maganahan dito rin si Joy kayo. Mapindot lang siya kung mag-shower, char. Ayan. Ang cute. Meron naman silang blower dito, body towel, toothbrush, ayan. And sa baba, guys, may mga free na cleanser doon, complete. By the way, yung name lang hotel namin eh, I Heart Ton Hotel Shinsaibashi. Malapit lang siya sa Shinsaibashi Station. And alam nyo, 9,400 ko lang siya na-book sa Agoda, guys. That's for 3 nights, for 2 packs. So, more or less, 3,000 pesos lang siya. Ayan, and okay yung location niya, yung room, okay naman, malinis, kumpleto. And talagang okay siya dito, guys. So, if gusto nyo makatipid, you can book here naman. And take note, guys, if pang-book kayo sa Agoda, mas mainam na matagal pa kayong mag-book, like 1 month or ilang weeks before your travel date para mas makamura kayo. So, by the way, guys, 11:34 na here in Japan. So, sa Pinas, 10:30. Pero yun nga, wala pa kaming kain. Sobrang pagod na. So, lalabas muna kami para kumain sa convenience store. Meron malapit sa hotel, guys. Dito kami ngayon sa my Family Mart. Ayan. So, ito pala yung kinuha ko. And, ito yung kaya sa husband ko. Tsaka... Oo. So, ayan, guys. Nakabili na kami ng food. And sa hotel na lang kami kakain. Ayan, so ang ating damage for tonight is 2,000 yen. 2,000 yen for our food tonight. Convert natin yan later, guys. Lagay ko na lang yung conversion dito. Ito yung in-order ko, guys. Oh. Ayan, di ko alam kung anong pangalan. Ah, ito. Curry rice. Pork cutlet curry rice. So, ito yung mga binili namin. Ayan. Ito, para bukas to. May free coffee sa hotel, kaya ay, ito na yung kakainin naman for breakfast. And ayan siya, oh. Ayan. Sobrang pagoda na talaga namin tonight, guys. Grabe yung adventure namin. From yesterday sa concert ni Bruno Mars. Tapos kanina sa airport. Tapos eto ngayon, we are finally here in Japan. And sobrang nakakapagod, but very overwhelming kasi finally andito na kami sa Japan. Yun nga lang, medyo nakakapagod talaga, but eto naman talaga yung pinunta natin dito, yung gala. So that's it for tonight, guys, and see you tomorrow. Bye. And overwhelmed again. Oh, you're finally here. Damn.